Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nagnanais na dumagsa ang kaswertehan sa inyong pong buhay? Marami po tayo mga iba't ibang mga pamamaraan para yan po ay dumagsa na po sa atin. Yung bang hindi na lang lagi krisis at laging hihirap na lamang. Ngayon po mga bossing, kung kayo po ay naniniwala sa mga pampaswerte, ay mainam na meron po kayo na ganito na aking mga mapapakita po sa inyo at mababanggit upang sa ganon mag-flow sa inyo ang kaswertehan. Kaya kung kayo po ay naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Ng mga iba't ibang mga pamamaraan para po tayo swertihin sa ating pong buhay. Kagaya po nitong aking ituturo po sa inyo, ito po ay proven na napakaswerte basta't may lubos kang paniniwala sa mga gatong mga pamamaraan upang dumagsa ang kaswertehan sa inyong pong tahanan, sa inyong pong buhay. Alam niyo po ba mga bossing ko na ang metal na plug ang isa sa mga magdudulot sa atin ng swerte? At ang kagandahan nito ay special na plug po ito. Akala nyo si Shrek po siya, di ba? Special po ito mga bossing. Ito po ay antique na. Ito po mga bossing ko ay nagmula pa sa bahay ng napakayaman na tao na isa sa mga, kumbagi, ito po ay isa sa mga unti-unti niyang dinidispose dahil alam niyo po ba, sa sobrang mansion po ang kanilang tahanan. Pero dahil nga po, siksikliglig at umapaut, napakarami po nila mga gatong mga pampaswerte. Ay lalong dumami na dumami ang kanila pong blessing. Gusto niya pong magbawas. Ito po ay nagmula sa lugar ng mga mayayaman. At siya mga bossing, kapag kayo po ay nagkaroon ng ganito, kayo po ang kumupko po sa kanila. Ay ba, mga bossing, malamang kayo po ay isa rin sa mga magtatagumpay sa buhay. Kumukuha nga po tayo ng bato na nagmula po sa bahay ng mayaman. Eh ano pa kung ito pong pampaswerte nila ang nagmula po sa kanila na sila ay sinuwerte at sila po ay gusto rin nilang kumbaga iswertihin kung sino man daw po ang makakakuha po nito. Ngayon po mga bossing, ito po ay parang nasa anim lamang, kumbaga first come first serve. Ito po mga bossing ko, kung itsura po niya parang tao din, di ba? Ito po isa sa mga kumbaga bertud ng kaswertehan, itong palakang ito. Hindi po ito yung ordinaryong palaka. Kaya ito po yung pinakita ko na nung isa, parang dinededman yun. Ako mga bossing, ewan ko na lamang. Ako po yung meron pong ganito. Nilagay ko po ito sa may salas po namin. Maganda yung mga gato sa salas lamang. Tapos magwi-wish ka, kakausap-usapin mo, gagawin mo na ito, pet, mga bossing. Ito po isa sa mga maganda na meron kayo at nagmula nga po ito. Itong mga papakita ko po sa inyo mga bossing ay nagmula doon sa kanila na napakayaman nila. Bawal lang banggitin. Kasi yung ganyan mga mayayaman, syempre ayaw po niya na ma-expose sa mga ganitong sitwasyon at huwag din pong babanggitin ang pangalan. Ngayon po mga bossing, dahil napakarami po niyang ganito at yun din sa kanilang kanilang rest house. Ayan, malabasin wala ko rest house kaya hindi ko natatandaan. Ayan po, mga rest house nila. Napadpad din po tayo dyan dahil tayo po na-invite din po dyan. Ngayon po, nagpatingin po sila ng kanilang bahay. Ngayon po mga bossing, ay napakadami, Diyos ko po Lord. Kaya kumbaga ito naman ay sa, mentras padami daw po ng padami ang kanilang ganito. Mentras naman dumadami ang swerte. Ngayon po mga bossing, oh siya. Kung kayo po isa sa mga nagnanais, aba mga bossing, isa po ito sa nagmula. Kumbaga yan, tingnan niyo po ang kahitsurahan. Ito po yung mayang maamong tupa. Nasusunod po sa inyo, sabi niyo po, pagkalooban mo ko ng maraming pera, pagkalooban mo ko ng ako'y makapanalo ng jackpot, pagkalooban mo ko ng malaking benta ngayong araw na ito at sa araw-araw, basta mag-wish na kayo sa kanya mga bossing, proven po yan. Ito po'y gawin yung pet. Ngayon po mga bossing, kasi yun din ang tinuro niya sa akin. Kumbaga, espesyal na palaka. Yan, hindi po ordinaryo ang mukha po niyan. Yan po ay mukhang tao, di ba mga bossing? Yan. Ngayon po mga bossing, ito pa. Kung gusto niyo po magtagumpay sa buhay, yumaman, gamitan niyo ito ng, ito po yung kabayo po yan, pero ang dragon head ang tawag po dyan, at ang kagandahan ay may pakpak pa po siya. Ililipad kayo nito ng tagumpay mga bossing. Tagumpay po ang dulot nito at pangalis ng malas. Napakaswerte niyo, once na meron kayong ganito, at ito po yung nagmula rin sa kanila. Kumbaga, sinasabi nga po niya, pag ako sinwerte, bibilulit ako ng marami na kagaya mo, or kaya bibilulit ako ng kagaya mo. Yung ganoon, hanggang sa dumami po ito ng dumami. Ayan, isa rin po ito sa nagmula sa lugar ng mayaman. Ayan, maaaring tayo maanggihan mga bossing, ililipad tayo nito ng
tagumpay. Kaya mainam na meron po kayong mga bossing ko ng ganito. Ang tawag po dito, dragon head. Maganda po ito mga bossing sa halimbawa, ito yung main door. Papasok po siya, ang lipad po niya ay papasok. Or kaya, maganda rin po ito mga bossing sa kwarto po ninyo. Or kaya sa kwarto ng inyo po mga anak, para sila po'y magtagumpay sa buhay. Metal po ito. Dadaan ng ilan libong taon. Pero ang metal ay metal. Ay hindi po ito magkakrack. Hindi po ito masisira. Metal ay metal. Pupunas-punasan nyo lamang po yan. Yan pa rin po ang kulay po niyan. Ngayon po mga bossing, eto pa. Bibigyan ka ng tagumpay po nito. Yayaman ka sa pampasulating ito. Ano po ba ito mga bossing? Eto po mga bossing ko ay si Kwang Kong. Ay nako mga bossing, metal po yan. Oh. Kahit ilang daang taon pa lumipas, metal ay metal. Hindi po yan mangingitim. At ganyan po talaga ang kulay po niyan mga bossing. Dahil ito po ay kumbagay, kasi may lahi po itong aking sinishare sa inyo na negosyante, napakayaman. Pero mahilig sa mga ganito rin mga pampaswerte, kaya na-invite nga po tayo sa kanila. Ngayon po mga bossing, eto po ay isa sa mga special sa kanila. Dahil merong lampas tao pa na meron silang ganito. Napakadami po nila mga pampaswerte. At lalo daw dumadami ay lalo daw pong bagay sobra-sobra na mga blessing. Kaya kung gusto niya, mag-share din po siya. Alam niyo po ba, pag nagmula sa mga bahay ng mga mayayaman, mga ganito na nagtagumpay na sa buhay, aba mga bossing, eh, maanggihan tayo niya. Napakaganda po na meron kayo. Kaya napakaswerte po ang dulot nito mga bossing. Kung sino't sino man ang makakaharap ninyo, yan po ay hindi kayo ang babaw sa kanila. Sila po ang babaw sa inyo. Kumbaga, hindi kayo matatalo sa larangan ng buhay. Kung ano't ano man po yung katunggali sa negosyo, sa trabaho, sa pag-aaral, at kayo lagi ang nangunguna. Ngayon po mga bossing, mainam na meron kayong ganito, higit sa lahat po ito ay nanggaling sa lugar ng mayaman. Pero syempre mga bossing, ito po ay kailangan binibili nyo. Sinasabi po nila na once na ikaw ay anais ng mga pampaswerte, mainam na binili mo ito at hindi po ito bigay. Yung nagbigay, dulot sa kanya ay napakaswerte. Pero yung pinagbigyan, hindi masyado. Baliktad po yun. Sinasabi lang nila na swerte sila pag binigyan kasi dahil nga po sa binigay at hindi sila gumastos. Pero ang balik ng sukli ng swerte noon, doon sa tao nagbigay. Kaya kailangan mga bossing, bibili nyo. Kasi kapag binili nyo, sa inyo po ang swerte. Kasi kinukup nyo siya, binili siya, nag-effort po kayo. Kaya mamahalin kayo lalo ng mga pampaswerte. Ganun din po sa mga halaman, di ba? Sa mga halaman, mga hayop. Halimbawa, iyan po ba kayo? Kayo po ba, di ba? Sabi nila. So, swertihin kayo once na nag-aalaga kayo ng hayop at yun din ang halaman. Ngayon, kayo po ba isuswertihin kung yan po hindi nyo inaalagaan? Ganun din po yun. Kung ano po yung balik ninyo sa kanilang pag-aalaga, ganun din po ang balik sa inyong swerte. Ganun po yun. May pa mga bossing kaya mainam na meron po kayong ganito. Ang dulot po nito ay napakaswerte, lalo-lalo na kung ito ay nagmula sa bahay ng milyonarya o bilyonaryo o bilyonarya. Ayan po mga bossing kasi napakayaman po nila. Ngayon po mga bossing, mainam na meron kayong ganito. Siyempre, meron na ako lahat na itong pinapakita ko sa inyo kasi siyempre galing po nga ito doon sa lugar na yun. Ngayon po mga bossing, eto pa. Eto naman po mga bossing ko ay Year of the Ox. Yan. Ito po, ngayong taon na ito ay magniningning ka. Pero baka sabihin nyo, ay ayoko ng ox kasi di man ako ox. Nako, eh ngayong po taon na ito mga bossing. Habol pa po kayo, marsupalaang naman. Baka kayo pinanghinaan kagad ng loob. Mainam na meron kang ganito para kayo po itagumpay ngayong taon na ito. Kung may mga darating mang pagsubok ay hindi nyo, kumbaga hindi kayo matatakot. Ito po yung meron kayong panlaban, Year of the Ox mga bossing. Ngayon po mga bossing, mainam na ito ilagay nyo sa may salas po ninyo para kay tagumpay. Sa negosyo ninyo, ilagay nyo po ito para ano't ano man ang mga maaaring maganap. Kumbaga, kayo ay kayo at hindi kayo patatalo, hindi kayo patitinag. Dahil meron kayong Year of the Ox ng taon na ito nga po mga bossing. Metal po ito. At yan naman po, umiikot-ikot lamang. Susunod naman po ano ba next year? Next year po ata ay pig. Pig ba? Basta yun, nakalimutan ko na po eh. Basta, ganun po yan. Basta ngayon muna ang taon na ito muna. Huwag po muna natin isipin yung next year. Matagal-patagal pa naman ang ating tatahakin, di ba mga bossing? Ayan. Ito po, kaya kailangan meron kayong ito. Ito pa mga bossing. Ito naman po ay dragon tortoise. Ayan. Bakit po kailangan nyo po nito mga bossing? Kung mapapasin nyo, ito po ay tortoise. Ito, pagong po siya. Pero ang itsura niya ay dragon. Ang tawag dito, dragon tortoise. Kung meron dragon head, meron naman pong dragon tortoise. Ito po mga bossing, ang ibig sabihin ng pagong, baka sabihin nyo, ayoko ng pagong kasi mabagal yan. Hindi po. Yan po mga bossing, di ba, meron po siyang shell sa ibabaw. Nakasilid po kayo sa protection.
maging sa kahirapan, kamalasan, lahat ng mga pagsubok na pagdadaanan nyo, hindi nyo pagdadaanan once na meron kayong dragon tortoise. Ito po mga bossing ko ay pangtaboy ng malas. Maging sa inyong kalusugan, nakasilid kayo, kayo po ay malakas, kayo po ay may long life. Ganon din po kung kayo po ay lagi nakakaingitan ng ibang tao, hindi kayo kakaingitan ng ibang tao, or kaya kayo po ay lagi na lang nachichismis or nahuhusgahan ng iba, or kaya lagi na lamang bad trip sa inyo ibang tao, hindi mo naman inaano yung mabigat ang loob sa inyo ibang tao. Hindi po yan mangyayari sa inyo once na meron kayong dragon tortoise. At ang kagandahan ng dragon head na yan, yan po mga bossing ko ay nagtataboy ng malas, mabisang ano po ito, protection. Kung kayo man ay mamalasin, hindi nyo na ito madadama. Kaya minsan, sabihin nyo, Diyos ko, di, parang hindi naman ako sinuswerte dahil ang dami kong pampaswerte. Yun lang po ang hindi nyo po alam dahil maaaring kayo po is sinuwerte na dahil may maaaring dumating sa inyo sanang pagsubok. Kaya lang, marami ka mga pampaswerte, nagkaroon ka ng mabisang protection at hindi nyo na ito nasalo, hindi nyo na naranasan. Gusto nyo po buwan na maranasan nyo po yung mga kamalasan na yon. Kaya hindi nyo na po nalaman dahil hindi nyo na naranasan. Ayan, ito po yung dragon tortoise natin. Napakaswerte po nito sa negosyo at maging sa inyong puntahanan. Ganun din po ito mga bossing. Ito po yung maganda na meron kayo. Lalo-lalo na, kung ang inyong pong tahanan ay tinutumbok, ganun din po yung loob po ng inyong tahanan ay lubog, ganun din po yung tapatan ng mga pinto, ganun din po ang main door katapat ng pintuan, ganun din po yung inyong CR katapat ng kwarto. In short, yung mga malas na lugar, yung mga malas na mga maling gawi, maganda ay meron kayong ganito. Ito po ang pangontra sa kamalasan. Or kung ikaw po mga bossing ko ay ang inyong pwesto ng inyong tindahan ay tinutumbok, malas din po yan. Or kung ang inyo pong negosyo ay konting-konti na lamang, ay babarug na. Kailangan nyo nito mga bossing, upang sa ganon, hindi nyo po yan maranasan. At instead na pagbarug ng inyong negosyo, tagumpay po yan. Aahon po kayo mga bossing ko. Kung mapapansin nyo, may nakaingit-tigit po dito na bagwa. Lahat ng mga kamalasan na yan, mawawala po yung mga bossing once na meron ka pong ganito. Kaya kung kayo po isa sa mga naniniwala sa mga ganito mga pampaswerte, ay mainam na maniwala na po kayo. Tama po yan. Kasi magkaroon kayo ng mabisang proteksyon at isa na kayong malasin ay panikaswertehan ang mapapa sa inyo. Yaman, tagumpay ang maaaring mapa sa inyo once na meron kang ganito. Yung iba po mga pilosopo, yung mga hindi naniniwala, eh kamusta naman po sila mga bossing? Ngayon po mga bossing, marami kasi ako mga kakilala na hindi po sila naniniwala pero dumaan po sila sa mga pagsubok. Kakalila pong ano, kumbagi sabi po nila wala namang masamang subukan. Sinubukan po nila. Kamusta po sila ngayon? Ngayon po, mas maginhawa ang kanilang pamumuhay. At meron din po akong kakilala, malapit na malapit po ito sa akin, hindi ko lang babanggitin ang pangalan. Siya po ay may reliyon. Siya po ay dumadaan sa mga pagsubok. Pero nung siya ay once na umenter sa swerteng tahanan, nagdire-diretso po ang flow po ng kaswerte yan. At siya po isa rin sa mga naniwala na na tunay namang swerte. Ngayon po mga bossing, kung kayo po isa sa mga naniwala sa ganito, mangyari lamang po ay tumawag po kayo sa 0948-788-9806. Palawan Express, Joel Agrimana, 0948-788-9806. Yun lang po guys, salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing, good luck po sa inyo lahat. Salamat po.